Hello guys, welcome sa Red sa Baulan channel. Nandito tayo sa Merville. Iayos natin yung Samsung Diamond Drum. Si Samsung and Delilah. Ang kanyang problema ay mahina ang kanyang ikot. Ito yun. Oh, naririnig nyo yung tunog. Naka-spin tayo guys. So dapat ang spin ay mabilis. So sa case na to, mukhang hirap siya. Dalawang bagay ang titingnan natin. Belt, kung tayo pagkakabit, and then yung kanyang capacitor. So ayun, makikita nyo. May ikot naman siya. Pero ganyan lang po ang kanyang ikot. Saka parang hirap. Bumubuelo siya. Oh. Obserbahan natin. Tagal bumuelo. Ayan. So, pag may load na yan, dahil mabigat yung load, hindi na siya makaikot. Mahirapan siya umikot. Dapat paglagyan ng load. paglagyan ng load. Ayan. Ayan, oh. Ang tagal niya mag-ano eh. Ayan, tagal niya mag-recover. Ayan, okay na. Oh, bumilis na sa guys. Binidyo lang natin, bumilis na. ayan po. Oh. Baka nagbabalansin lang sa kanina. Pero titingnan pa rin natin sa likod para masigurado natin kung ano yung kanyang problema, bakit ganun yung kanyang pag-ikot. Kasi pag nag-spin ka, diretso na yun eh. After ma-discharge yung water. Ayan, no? Nasa 7 minutes siya. I-delay. Oo. I-delay siya ng, 2 to 3 minutes. Sure, nakukumpira nila ito, kaya ka natin. Oo. Dito sa kabila kasi, malakas to. Ito ang whirlpool na heavy duty. Ayan, no? Guys, ang titingnan natin, pakita ko sa inyo paano buksan at magpalit ng belt. Tingnan din natin yung capacitance ng capacitor. Okay? So guys, tatanggalin natin yung belt, chichik natin. So, ang gagawin natin itataob itong pag-anon. So dito kasi sa ilalim yung belt na yan. So ayan. So ang gagawin natin, itataob natin to. So hindi na muna natin kailangan buksan to. So, tatagilid lang natin siya para matingnan natin yung belt. So, yan ang posisyon. So, kailangan natin tanggalin ito. Yan. Yan, makikita na natin kaagad yung belt. So, yan o. Ito yung pinalitan. Ito yung bago. Yung capacitor. Check natin yung capacitor. Ang kanyang capacitance. And then, okay. I-check natin yung capacitor. Tanggalin natin yung kanyang wire. Kailangan natin dito ng plies. Napindot ko. Masyado kasing high tech. Hertz. Kailangan natin iset yung ating sa wala. Kailangan natin iset sa ohms. Yan sa ohms. Pwede natin 13 microfarad. So, dapat lalabas 13 microfarad po. Dito. Dito. Hmm.
7.7 microfarad. Ibig sabihin, kulang na. Kailangan natin palitan yung capacitor. Gitin natin. Ayan, no? 7.6 microfarad. Ibig sabihin, kulang na yung kanyang capacitance. Kasi 13 yung rating niya rito. So, dapat nasa 13. Kaya pag napapaikot naman niya, kulang. Kaya lang sa umpisa, hindi niya kulang siya. So, guys, yun. Meron ako doon capacitor. Ano yun? 10,000 yan eh. Huh? Hindi, so lang. Nagulat yung may-ari. Nandito sa ano, yen? Yung capacitor kasi na yun, mayroong gold sa loob. Aba. Sige, kunin natin. Baka may ano pa yun, nagbibigay pa ng sabon. At saka pag naglaba ka, hindi ka na maglalagay ng sabon. Hindi ka na maglalagay ng sabon. Bibigay ko yun. Ayan, yan. Ito yung kanyang capacitor. So, bibili lang, ulitin natin para sigurado tayo eh. Ito, nakaset tayo sa microfarad. Up. 7.7 talaga eh. Yun. Sige, palitan ko muna. So, yun guys, na-check natin yung capacitor ay kulang. Ngayon, mayroon akong stock dito, 10 microfarad lang, kulang. So, 13 kasi yung kailangan eh. So, pabibili tayo ng at least mga 12 or 13 talaga, or 14 kung mayroon, mas okay. Kasi ito, ganun pa rin. Mas so, ganun din, no? 10 years. So guys, ang problema natin, walang nabiling capacitor na 13 microfarad. So ang ilalagay natin muna pansamantala ay yung 10 microfarad capacitor. Ito. Pwede naman to. Unlike doon sa luma, 7.7 microfarad. Sobrang baba na. So ito, nasa 10. Papalitan na lang natin pag nakakuha tayo ng 10 microfarad. So, yun, kabit natin to. So, guys, kabit natin to 10 microfarad since walang mabiling 13 microfarad. Pansamantala lang ito. Pansamantagal. Cut natin to. Kasi, yung microfarad natin, capacitor natin, ipunit natin. So, pasok natin ito. Then, ipunit yung capacitor. Over 450 volts. 450 volts. Tapos 13 microfarad. Ilan? So lang? Dinitin natin. 130. Ayun, mura na yun. Select a color, nakalagay block. Okay, sige. Yan, okay. Hindi mo na kailangan ng electrical tape. Anong apel na credit card mo, bro? Biro sa akin pala.
bending pain. Yan, tignan na natin yung ating capacitor. So, kailangan natin ng cable tie. Cable tie. Kasi, ito lang din na natin magamit. Yan, cable tie natin. Yan ang maliit yung cable tie. Mas mahaba. Lalagay siya natin dito. Yan o. Kasi yung original dito naka-screw. Eh, wala naman screw ito. So, i-cable tie natin dito. Para hindi malaglag. Mahirap kasi pag nakasabit. Kaya naman niyang paikutin yung drum. Gamit. Mas mahaba pala yung cable tie niyo. Haba ng cable tie niyo. Yan. Yun. Oh, minsan napapadaan ako. Oo. Iba pa rin yung Mr. DIY sa ka-DIY. Oo, magkaiba yun. Yung sa watermark yata, Mr. DIY. So yun, nakakabit na natin. Ganun lang kasimple. Alright. Tapos. Yan lang po. Kabit ng maayos. Tanggalin yung ating mga... Yan, susubukan naman natin siya. Itataas, babalik yung cover. Tabi natin yung ating mga tools. Yun. Yung cover, kabit natin yung cover. Kung paano natin siya tinanggal. Ganun din natin siya. Balik. Yun. Guys, balik na natin. Itayo naman natin siya. Iti-test naman natin siya. Power on. Subukan natin sa spin. Yan. And then, start. May delay siya na 2 minutes. Kasi 10. Bago siya mag-andar. Tingnan natin yung difference ng kanyang ikot. Ayun. May ikot kaagad siya. So, yung problema talaga yung problema talaga yung ano, capacitor. Kasi kanina, ang tagal niyang umikot eh. Parang, parang inuubo siya eh. Yan. Eh, mas okay kapag 13 microfarad. Di mo pa na... So, yun guys, yung... Ayan, no? Ikot na siya. Ang problema doon sa 7 microfarad, kapag may load na siya, hindi niya na maikot. Nahirapan. Diba, darating 9.30? Ah, 13. Kapit na lang. Balas na China. Ah. Bumili si... Yan, si brother. Okay. Yan po, yan. Technical advisor. Technical advisor. So, yan po. Yan lang po ang pagpalit ng capacitor. Thank you guys for watching and please subscribe and share the video. Good speed. Bye-bye. Yeah, no? Bigay mo po sa loob. May ikot yan. Yun. Salamat po. Salamat po.